Welcome back mga kakuryente. Ang pagpapala ng Diyos ay palaging sumenyo. Meron tayo ditong pressure tank. Itinawag ito sa atin dahil hindi raw siya umaandar. So, nung pinuntahan natin, hindi nga siya umaandar. Nag-contact siya, pero hindi pa rin umaandar. It means, madumi ang kanyang contacts. Kasi nangyayari ito kapag luma na yung pressure switch natin, yung mga contacts niya is nagkakaroon ng mga carbon. Pag nagkaroon ng carbon deposit yan, hindi na yan magkocontact. At kapag hindi na nagcontact, hindi na dadalo yung kuryente. So, aayusin natin to. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Napakagandang Bible verse mga kakuryente, na kung tayo ay mananalig sa ating Panginoong Hesukristo, babaguhin niya tayo. Ang mga past natin ay babaguhin. Bibigyan tayo ng bagong puso at bagong pag-iisip. Nang sa gayon ay maging kalugod-lugod tayo sa paningin ng ating Diyos Ama. At dahil binago tayo ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating mga kasalanan ay napatawad na. Kaya manatili lang tayo sa liwanag at magpatuloy na hindi na magkasala. Kung tayo man ay nagkakasala, patuloy tayo mag-repent at manalangin palagi sa Diyos upang lagi tayong magkaroon ng gabay sa ating buhay sa pang-araw-araw. Amen. At ito na, kumuha tayo ng liha na 1000cc. So wag naman yung masyado makapal kasi baka magasgas yung contact natin. So 1000cc lang para matanggal yung mga dumi or yung mga carbon. So lilihain lang natin tong 4 contacts na sa gayon ay magkaroon siya ng continuity sa na dapat dumalaw yung kuryente. So dapat nito ang pinaka the best idea is papalitan na siya. So sabi ni owner, wag na muna daw. So kailangan muna paganahin at bibili pa sila ng bago. So ang gagawin lang natin ngayon is i-remedyohan natin, liliyahin muna natin ang mga contacts and then saka natin patatakbuhin. And for safety, dapat naka-unplug o naka-switch off yung breaker bago tayo gumalaw dito kasi baka tayo makuryente. And then, ayan, after natin maliha, itetesting naman natin kung gumana ba ang ating liha. So, ayan, umandar na siya. Hintay lang natin ma-reach niya yung cut-off pressure, which is 40. And then, mabubuhay naman siya ng 20 PSI. So, yan ang cut-in cut-off pressure niya. At ito nga pala yung malaking spring dito. Ayan, pag pinihit natin yun ng pakanan, ganyan ang dyan natin ina-adjust ang pag-cut in or yung pagbuhay niya. So, nakasit ito ng 20 PSI. At ito namang maliit is yung cut-off niya. So, don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel.